Ha. Masaya ito. Alam nyo ba, meron akong napansin na itong si Congressman Barbers ay nilaglag ng tuluyan sina Abante at Fernandez. Eto yung sinasabi ko na sa halip na mag-damage control kayo, natataranta kayo, natataranta. Kaya kung ano-ano ang lumalabas sa yung mga matatabil na mga dila, kaya nalalaglag kayo sa sarili ninyong mga kumunoy. Paano inilaglag ni Ace Barbers na siya ang chairman ng Quadcom, Tuadcom, itong si Abante at si Barbers? Panoorin natin to. Simpleng tanong sana, simpleng sagot, pero dahil sa kadadaldal mo, huling-huli kayo. Lalong-lalo na dito kay Abante at saka kay Fernandez. O i-google mo na to, Fernandez. Perez from GMA7 for her questions. Good morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung... Isang tanong, bakit daw po canceled? Yung pagdinig bukas, and when was the decision to cancel? At kailan daw na pagdesisyonan ng Quadcom? Tuloy. Arrived at? Thank you for that question, Tina. Yung the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the... Wala kaming pakialam kung nagko-contemplate na kayo o ang contemplation ay parang they are taking second thoughts o yung kinukonsider nila na i-cancel na last week pa. Wala kaming pakialam. Scheduled Wednesday Quadcom hearing, no, for several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. They want to execute affidavit. Malapit na laglagan time. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them. They will have to vet them, yung mga witnesses. Bakit mahalaga ito? Sino kaya ang gumagawa ng vetting process o procedure sa mga witnesses? Sina Dan Fernandez kaya dapat? Si Abante ba dapat? Yung mga congressman ba dapat ang gumagawa ng vetting process? Sige, ibigay na natin yan. Sinasabi nila na hindi daw labag sa batas na may vetting procedures o vetting processes na ginagawa nila. Ang tanong, sino yung mga gumagawa ng vetting process na yan? Tuloy. No? Meron pong legal team. Oh my God. Meron daw legal team? Anong ginagawa ng legal team? Ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga ano, because yung legal team daw ang tumutulong sa kanila, nag-a-assist sa kanila para ano, ma-interview o ma-vet yung mga gustong tumestigo o yung mga witnesses. Ang tanong, sa kaso ni Grijaldo, sino ang nag-interview sa isang private meeting o private room kay Grijaldo para sa vetting process ninyo? Hindi ba't si Dan Fernandez? Hindi ba't si Abante? Hindi ba't kasama pa yung dalawang abogado ni Garma bukod pa sa imaginary staff ni Dan Fernandez na siya lang ang nakakita? Tanong, member ba ng legal team si Abante at si Fernandez? Hindi, diba? Mga congressman sila, mga chairman sila, hindi ho sila ang legal team. So ang rule pala dito, ang dapat gumawa pala ng vetting process sa mga witnesses ay sino? Ulitin mo nga.
executed their affidavits, we will have to vet them, no? Mm-hmm. Meron pong legal team assisted, ina-assist ang Quadcom to interview. Meron legal team? Bakit may legal team? Bakit? Kasi yung mga i-execute nilang mga affidavit, yung mga sasabihin nila dyan sa pagdinig ninyo sa Quadcom ay may mga legal consequence or consequences. Kaya kailangan ng legal team ang mag-vet sa kanila kung yung mga sasabihin nila makakasama ba sa kanila, ma-advise sila sa kanilang mga legal na karapatan. Si Dan Fernandez, abogado ba? Si Abante, abogado din ba? Hindi. At higit sa lahat, kahit na sabihin natin na may mga legal team dyan sa legal team ninyo na nag-i-interview sa mga witnesses ninyo, ay may mga hindi abogado. Tanong, member ba ng legal team si Dan Fernandez at saka si Abante? Diba dapat ang legal team sa'yo na mismo nang galing ang mag-interview sa kanila? Ina-assist lang kayo. So sino ang mag-i-interview sa mga witnesses? Legal team. Hindi kayo na mga chairman at mga congressman dyan. Kasi una sa lahat, mawawala na yung transparency. Kaya dyan kayo napulaan kay Grijaldo. Ngayon, nilaglag mo itong dalawang kasamahan mo, itong co-chairs mo sa Quadcom Barbers, na hindi dapat pala sila, kundi ang legal team pala ang may primary na trabaho para interviewin o i-vet ang mga witnesses ninyo. So paano ba yan? Tutuwad na lang kayo dyan? Yan, ang dada kasi ka ng dada. Sana sinagot mo na lang kasi ng diretso yung tanong. May paligoy-ligoy ka pa kasi. Tuloy natin to. Yung aming mga ano, because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan arali namin, no? Kung si Dadimino may pakunot pa sa kanyang ano, sa kanyang ilong. May pakamot pa eh. Alam niya na nagkamali siya dito sa pagsasabi na legal team pala dapat ang mag-interview sa mga witnesses at hindi sila. Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony. Teka lang muna. Hindi ba ang primary goal ninyo ay mapadalo si Pangulong Duterte? Bakit ang dami ng etche-boretche na wala namang formal kasi nasulat galing kay Pangulong Duterte? Kumalat sa social media na itong si Pangulong Duterte ay dadalo. Hindi ba dapat mas porsigido pa kayo na ituloy yan? Hindi naman resource person yan eh. Bakit ang gusto ninyong gawin, iharap ninyo yung mga witnesses? No, you have to ask the person kung ano ang personal knowledge niya, kung ano ang gusto ninyong hugutin sa kanila. Dahil hindi naman talaga kayo dapat nag-cross-examine dyan kasi hindi naman kayo mga korte. Diba? Dulas na dulas ka eh. Before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. You should interview them first? Bakit? Sa vetting system, sa vetting process, kayo ba? O yung legal team na kasasabi mo lang? Legal team, gusto nyo kasi na masiguro kaya nakikialam kayo sa pag-i-interview sa mga witnesses ay para siguraduhin na panig sa inyo at laban sa mga Duterte yung mga sasabihin ng mga witness na ihaharap ninyo sa inyong mga pagdinig. Shut up. Tingnan namin sino ba yung ano daw yun? Oh my god, ano daw?
wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung may script? Sino ba yung may script? Oh my God! Doble laglag pala to! Oh my God! Sino ba yung may script? Again? Parang narindi ako dun ah. Again? Who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung may script? May script? Bagalan nga natin ng konti to. Asan ba to? Ay, hindi pala yan. Asan na ba? Playback speed? 0.5, play. Table doon. Interviewed them all first. Tingnan namin, sino ba yung may script? May script eh. Oh my God. I'm really shocked. May script? Tulungan natin. Do you mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So, we decided. So, hindi nyo... No! Hindi pa kayo nakagawa ng script? Oh my God. That before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating iharap. Oh my God. Again, gigil na kayo na humarap si Pangulong Duterte. Whether may confirmation yan o hindi man, nawala man, hindi ba no, yung mga latest na pagdinig ninyo? Tinutuloy nyo pa rin laman kahit wala si Pangulong Duterte? Di ba? Kahit na sinasabi ninyo na hindi katanggap-tanggap, hindi namin tatanggapin itong rason, naduduwag ito, kung hindi naglulukohan lang tayo dito. Ngayon na haharap yung mama, bigla-biglang magka-cancel kayo? Oh my God, naduwag kayo at itong press con na to, damage control to, kailangan nyong magpaliwanag. Kasi hindi lang talaga kayo nagmumukhang kayo ang mga duwag. Duwag talaga kayo. My God, double laglag pala to. Ano ba yan? Una, sinabi mo na yung legal team ang ano, ang mag-i-interview at mag-vet sa mga witnesses ninyo. Pero nakialam tong si Dan at si Abante. So they broke the rule? So, nakialam talaga sila. Pangalawa, kailangan nyo pang maplancha yung Oh my God. Grabe. Grabe lukuhan na talaga ito.